Maraming klase ng langaw, mga peste at nagdadala ng sakit at mikrobyo. Merong bot fly, horse fly, fruit fly, grain fly, long-legged fly, cheche fly, at marami pang iba. Marumi, makulit, at nakababanas, tulad ng common fly na mahilig dumapo sa inyong pagkain. At alam nyo na kung ano yung isa, yung mabaho. Pero alam mo ba, may langaw na kapaki-pakinabang? Ito ang Blacksoldierfly. Hindi sila nagdadala ng sakit at tumutulong pa sa ating kalikasan pagdating sa waste management. Yan po, isa na naman pong very interesting episode. Definitely, kitang-kita nyo naman po. Ang ating pong episode ngayon ay tungkol sa Blacksoldierfly. At makikilala po natin si Doc Braman. Yan. Isa po siyang masasabi ko na ang pinaka-interesado po ako bago ako magpunta dito, hindi lang po sa Blacksoldierfly, kundi po sa kanyang pagkatao. Dahil according po sa aking mga research, siya po ay marami po talagang nagawa sa ating community at patuloy na gumagawa ng mga livelihood programs sa ating komunidad hanggang sa Mindanao umaabot. Tama po ba, Doc? Yeah. Yan. He is an advocate of sharing knowledge to people so that they can also have a difference in their life. Yan po, kilalanin po natin sa episode na ito ang Blacksoldierfly at si Doc Braman. Dito sa Angeles, Pampanga, dinalaw natin ang kauna-unahang pasilidad na commercial setup sa pag-aalaga ng Blacksoldierfly. I am Roland James Bayang, fondly known as Doc Braman. I'm a veterinarian in profession, at the same time an agriculturist. I'm doing the Blacksoldierfly now as a passion. The reason why I went into this Blacksoldierfly is to help in the rising problem of everybody, which is the waste. And that's why I got interested, because it is a starting venture here in the Philippines. Sa ngayon, napakalaking problema pa din ang kinaharap pagdating sa usaping basura, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Can you just imagine, palaki ng palaki ang tao, padami ng padami ang volume ng tao, definitely pati basura. Can you just imagine ang basurang volume na nanggagaling dyan, itatapon sa isang lugar, and then, you know, yung mga leachate ng mga ano pupunta sa ilalim, pupunta doon sa tubig, that is poison. Iba't ibang klase ng basura, kaya't iba't ibang proseso rin ang kailangan. Para sa biodegradable at non-biodegradable waste, importanteng matutunan at makasanayan din natin ang pagsisegregate ng nabubulok at hindi nabubulok na basura. Makakatulong ito sa waste management, lalo na sa pag-aalaga ng Blacksoldierfly, dahil kinakain nito ang mga nabubulok na basura. You solve three actually. Solving the waste management, you have feeds for your animals, and then you have organic fertilizers for your plants. All in all, they're incorporated. Napakahusay ng kalikasan. Meron isang klase ng langaw na nalikha para makatulong maiproseso ang mga nabubulok na basura, tulad ng mga patay na hayop at iba pang biodegradable waste. Now, we try to do it a little faster. Si Blacksoldierfly, nakakain niya agad yan eh. So within less than a week, 2 weeks, may fertilizer ka. Minamature mo na lang. And here is the Blacksoldierfly na pwedeng makagawa ng solution sa ating mga biodegradable waste fast. Saan tayo papasok ngayon, Doc? Dito yung isang building natin na kung saan tayo nagpapakain ng mga Blacksoldierfly larvae. Mm-hmm. Ito siya. Ang setup natin dito is definitely we are trying to convert our biodegradable waste into animal feeds and fertilizer. The number one is we're trying to have a solution for our biodegradable wastes. That's the number one objective eh. And in return, parang nakakakuha kami ng Blacksoldierfly larvae for animal feeds. And that's what we're trying to experiment on, trials on.
Bukod sa nakakatulong ito mag-process ng nabubulok na basura, isa rin itong alternatibong organikong pagkain para sa ating mga livestock, katulad ng manok, baboy, aso, isda at iba pang hayop. Si Blacksoldierfly ay isang uri ng langaw na talagang tumutulong sa ating kalikasan. The problem was, dumami ang tao, dumami ang kanilang basura, pero hindi natin naparami ang Blacksoldierfly. Here I come, we're trying to promote the Blacksoldierfly to give everybody an eye-opener, ano ang pwedeng maitulong ni Blacksoldierfly. Masasabi nating not a disease carrier kasi hindi siya pumupunta sa mga basura per se. Pumupunta lang siya malapit sa basurahan para mangitlog. Yung itlog niya ngayon, yung larva, once na napisa, babagsak siya sa doon sa basura and sila ngayon yung kakain ng mga basura. Ang karamihan kasi when you say langaw, we are already referring to the housefly, which is not. The adult fly does not even touch basura. They only live for mating. The male dies after mating with a female, and then another 2 days, the female lays her egg, and then dies also. And considering wala silang bunganga, so they don't go for basura para kumain. That's the Blacksoldierfly. The life cycle of the Blacksoldierfly, from egg, after 4 days, pinapakain natin sila. And then, upon reaching 14 days, 16 days, medyo kinokontrol ko na yung pagkain nila because they're ready for harvest. But I leave a portion para gawing kong breeders. Ang mga breeders natin, pagdating ng 25 days and up, hindi na kumakain mga ito. They go pre-pupa, pupa, 45 days, they hatch. When they hatch, after 2 days, they emerge to be an adult. They mate. After they mate, the male dies, and after 2 days, the female lays around 500 to 1,000 eggs, and then it also dies. That's the life cycle of the Blacksoldierfly. So itong setup na to, Doc, ano itong meron dito ngayon? Ito, actually, ano to, basura ng mga ano ito, yung mga fishbowl, tokwa, yung mga pagkain na ano, kasi meron kaming kapitbahay dito na imbis na itatapon nila na ibabaon, sabi ko, bigay na lang sa amin. Ang lawak. Yang ano na yan, yung mga cellophane na yan, puno yan kahapon. Ngayon, mamaya lang ng konti, pupulutin na namin yan, malinis na yung cellophane na yan. Ngayon naman, kilalanin natin si Doc Roland. Paano nga ba siya nabansagang Doc Braman? I used to breed cattle in Pangasinan. Tapos, it was just a joke na siyempre nung kabataan mo, yung, you know, with girls. Tapos, inaantulad ako dun sa mga baka. Brahman ka na lang kasi marami kang ano din. So, that's where the Brahman came out. So, since then, in the 90s, Brahman na hanggang ngayon. They know me. I have been using Doc Braman for almost magta 30 years na. Kaya ngayon pangalan ko, my name during my high school days, nagugulat na lang sila paano ako naging gano'n. But I'm most familiar with that. Kaya ako minsan, pati ako napapipirma, Doc Braman na lang eh. Kasi they don't know my name. Sa school lang, where I graduated. Dahil sa kanyang profesyon bilang veterinaryo at likas na hilig sa farming, malayo na rin ang kanyang narating para magbahagi ng kaalaman. I go from the mountain province down to the Visayas to the Mindanao. Like for example, kape. Kailangan ka sa kape, they will invite you. Kailangan nila ng honeybees, they invite you. Kailangan nila ng knowledge about the Blacksoldierfly, they invite you. Knowledge in fish, they invite you. Lahat ng pwede kong maitulong, like livestock, ang tawag nga sa akin eh, isa akong hayop na doktor. Mali ang isang pakinggan. Eh. And ang specialty ko nung araw, when I fresh graduate ako, puro kababuyan. So, pag pinaghalo mo ang nabuhay sa kababuyan, dahil sa kahayupan ang alam, isang pakinggan, sir. Pero that's where I started everything. Lubos po nating nakilala at nadiskubre ang mga advokasya ni Doc. Likas sa kanya ang pagtulong at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga magsasaka, kabataan, at gayon din sa mga nasalanta ng kalamidad.
earthquake, kami ang tumakbo. I am also a part of an NGO in Mindanao under the Office of the President, National Anti-Poverty Commission, VDC, Victims, Disasters of Calamities. Kaya ako napadpad din yan sa Mindanao, yung during the time of Yolanda, Sendong. Kasi my group goes there on the situation, like Bagyo, even sa, ano, sa Itogon, yung gumuho, we were there. Ang pasok ko ngayon is magturo sa mga tao to recover. Tuturuan mo ngayon sila mag-alaga ng ganito, turuan mo sila magtanim ng abaka, turuan mo sila mag-alaga ng hayop, because these are already donations. Yung nga sinasabi ko, I always bridge yung mga tao sa line agencies para makakuha sila ng ayuda. Sa pagtulong, hindi lang pera ang kailangan. Minsan pa nga, mas hindi natutumbasan ang oras at kaalaman na pwede mong ilaan sa kapwa. Para kay Doc, taos puso ang oras na kanyang dinugugol para sa isang komunidad. Ako, ilang beses na akong naging tulay para sa livelihood ng mga farmers. I help them para maka-acquire sila ng mga benefits nila sa DA, DTI, para ilapit mo sila. Turuan mo sila para gumawa ng ganito, para i-assist ni line agency. Kasi as of now, alam mo, dati-dati, o sige, bigyan ko kayo ng pera to start your livelihood. Ganun dati. Pero ngayon, hindi na. Ipakita mo kay LGU or kay line agency na you can do it para bigyan ka ng assistance. Assistance, ha? Hindi yung bibigyan ka ng pera to start livelihood. No, baliktad na. So, ako, ini-enjoy ko na kasi yung ganong trabaho. I feel the gap kung ano yung wala ng mga farmers. Wala silang pagkukunan ng seedlings nila, wala silang pagkukunan ng buto. So, I look. Kukuha tayo ng partner, kukuha tayo ng kwan. Kailangan nila din dito. It's just a matter of a give and take. Tulong-tulong lang. So, kung sa kaibigan lang, sabihin ko sa'yo, doon ako mayaman. Pero sa pera, wala. I can go anywhere. I can sleep anywhere. Anytime. Anywhere. Kailangan pa natin na mas marami pang katulad ni Doc Braman. Wagas at malasakit, oras para sa komunidad, gayon din sa paghubog ng mga kabataan. Marami rin tayong natulungan, especially mga kabataan, to train themselves. That's why I have a youth development program. Yung last ko is the swimming. Meron tayong swimming team. Karamihan sa mga yan, puro scholars na sa university sa Manila. During my, you know, way back 90s, meron ako mga athletes din and they graduated. Ngayon, mga professional na yung mga yan. Yung bang tipong in my youth development program, ayaw ko kasing nakakakita ng mga bata na hindi nag-aaral o nagtambay na lang and to drink and smoke there. Ako, busit na busit ako sa ganun. So, mas magandang kunin mo na lang sila, turuan mo na lang sila. Even music. I entered music, in a choir or something. Para lang to overcome something na wala ka nang ginagawa. In my mind, just do something. Kaysa yung mag-isip ka magnakaw, mang-rape dyan, or something criminal acts. Better to do something productive than doing something na pagsisisi. Kaya wala na akong ginawa, kundi tulungan ng ibang tao, yung sarili mo, wala na. That's why I'm still like this until now. I grew up in a small family kasi. Let's say, sabihin na natin, low income family. Ako, I can go anywhere, I can sleep anywhere. In which, parang ang hirap gawin ng mga ibang tao. I tried to be living palipat-lipat. Yung ika nga, everywhere I go, I can survive. Ngayon, na-appreciate ko ang isang lugar na kung tawagin natin mahal sa kalikasan. Meaning, very rich ang kanilang kalikasan. Pero hindi nila alam kung anong magandang gawin nila. And that's where I came in. Gamitin natin yung lupang nandyan, gamitin natin yung mga bundok na yan, mag-alaga tayo ng mga bubuyog, mag-alaga tayo ng mga kambing, mag-alaga tayo ng whatever, mag-alaga tayo ng magtanim tayo ng mga kape, fruits, anything na pwede tayong to earn money. Right now, we are doing coffee and bamboo here in Pangasinan. Binabalik ko na yung organic farming in my place to live a healthier life. Alam naman natin kung ano yung kinakain natin ngayon. We just want to extend our life to the fullest. Hindi yung, nga, nabubuhay ka, kumakain ka ng ganito. Parang artificial na lahat, pati pagkain mo, artificial na. So, we want to eat something na alam natin, all natural. Hindi yung gawa ng tao lang. Next episode,
matututunan natin ang proseso ng pag-aalaga ng Blacksoldierfly bilang alternatibong pakain sa ating mga livestock at iba pang benepisyo sa pag-aalaga nito. So sa isang araw, gaano karami na-harvest niyo dito? Minsan dalawa, tatlo. Tatlong sako? Daan. Dami, oh. Ito na yung ano natin, larvae natin. Makita mo yung how God wonderfully created the world na a larvae who eats all the wastes and convert it into protein for animal and hopefully in years to come for humans.